magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel, mga ka-TH, mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating daldalang pagtitreasure na naman po at nais po nating magbabahagi na naman ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At tayo po ay magbabahagi ng kaunting nalalaman upang makapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga ka-treasure hunter na mga baguhan at yaong mga nagsisimula pa lamang na mga treasure hunter. So, bago natin umpisahan ang ating pag-uusapang topic, mga kababayan, tayo po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong panunood. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos, mga kababayan. At para ganahan naman tayo na mag-upload ng mga videos, mga ka-TH, mga kababayan. So, usapang pagbabahagi po ng nalalaman at nais po nating magbigay ng advice tungkol po sa mga hinuhukay kayamanan ng ating mga kababayan. So, ang ating topic ay pag-usapan natin kung paano natin malalaman na malalim ang nakabaong kayamanan ni Yamashita, mga kababayan. Sa atin po nga nalalaman, mga kababayan, at based po sa ating mga experience, karamihan pong mga malalalim ay yaong mga may mga malalaking triangle na mga bato na kung saan nakahilata na makikita ninyo sa mga treasure site. Kapag makakita kayo ng napakalaking triangle at pyramid, mga kababayan, tiyak ang mga nakadeposito ay malalim, mga kababayan. So, kahit saan ninyo makita na nakahimlay ang napakalaking triangle na bato, na hugis triangular, purmang triangle na pantay ang pagkasukat, yan po ay nangangahulugang malalim ang nakatagong kayamanan ng mga Hapones, mga kababayan. So, sa mga hindi alam na ang triangle, ang meaning niyan ay treasure o nakatagong kayamanan. At kung napakalaki ang mga triangle na ganyan, ay tiyak na malalim ang kinaruroonan po ng mga treasure. Nakatanil po yan sa ibaba, papunta sa ilalim ng bundok. Ang karamihang design ng mga Hapon, mga kababayan. Pangalawa po, mga kababayan, kung paano malalaman ang lalim ng nakadepositong kayamanan ay ang hugis puso na napakalaki. Na kapag nakita ninyo ang hugis puso na napakalaki, na sobrang laki po talaga, kasing laki ng mga sasakyan, mga motorsiklo na motor na may sidecar, o kasing laki ng mga bahay na maliliit, yan po ay nangangahulugang malalim ang mga nakabaong kayamanan, sapagkat ang mga hugis puso po ng mga normal na maliliit lamang na deposito ay karaniwang maliliit lamang na kasinlaki lamang ng mga drum at planggana. Yan po ay mga maliliit lamang o medium na mga deposito. Subalit yung mga heart na kasing laki na po ng mga pedicabs o mga motorsiklo na mga may sidecar at kasing laki ng mga bahay, yan po ay nangangahulugang big treasure site ang kinaruroonan po ng nakatagong kayamanan. So, ibig sabihin, napakalaki at napakalawak ang mga sikreto sa ilalim na kung saan na pinagtataguan po ng mga Hapones. Kaya mahirap po itong huhukayin ng ating mga kababayan.
maaring mababaon lang kayo sa ilalim kapag inyong pinilit na kunin ang mga sikreto na itinago ni General Tomoyuki Yamashita sapagkat planado po ang pagkabaon nito at alam niya na mayroong maghuhukay sa susunod na mga henerasyon na tutuklas nito mga kabayan at talagang pahihirapan tayo o kung sino man ang mga manghahas sa pagkuha ng mga treasure na yan mga kababayan. So, yan po dalawa ang ating titingnan kapag malalim. Yung pong malaking triangle at mga hugis pusong napakalaki o pyramid po na napakalaki. Yan po ay nangangahulugan ng napakalaking sikretong kayamanan o malalim ang pagkabaon nito mga kababayan. At pangatlo po kung paano natin malalaman na napakalalim ay yung area po ng treasure site na kung saan makikita ninyo ang mga color coding at landmark ng lupa na makikita natin kapag hinukayan natin ang lupa na may mga color coding na nagkapatong-patong na pink, brown, red, orange, yellow, green, blue, brown, white, basta mayroong kayong nakita na mga code na ganyan mga kababayan, yan po ay nangangahulugan na malawak yung area na pinaglagyan ng nakatagong sikreto. Ibig sabihin, mayroon silang sikretong malaki sa ilalim na mahirap tuklasin ng ordinaryong tao lamang, mga kababayan, mga katihits. So kapag may nakita kayong mga color coding sa ilalim na ganyan, mga kababayan, at nagkalat po ang mga sign sa itaas na napakalawak na kahit saan ninyo makikita ay maraming sign, ang ibig sabihin yan ay malalim ang nakatagong kayamanan. So, sa lawak po ng ginawa nila, sa distansya po ng laki ng kinaruroonan ng mga sign, ay maintindihan ninyo na napakalaki ang sikreto sa ilalim at hindi ito pwedeng kukunin lang ng basta-basta nang wala kayong puhunan na pangpatag sa bundok, mga kababayan. Kailangang patagin mo muna ang bundok upang makita mo ang sikreto sa ilalim. Kapag kinuha ninyo ito ay gagastos po kayo ng napakalaking pera para po ninyo makuha ang mga nakatagong kayamanan sa ilalim. So yun po ang tatlo na pinaka basihan po natin na malaman natin na malalim ang ating huhukayin na kayamanan. Yung hugis puso na napakalaki, triangle po na napakalaki, at yung area ng pinaglagyan ng mga sign na malawak, yan po ay nangangahulugang malawak ang kanilang hukay sa ilalim at malalim ang pagkabaon nito. At ito po ay nangangahulugang big deposit o isa sa mga treasure vault ni Yamashita, Yamashita treasure na itago po ng may kalaliman na hindi basta-bastang kunin mga kababayan. So yung tatlo na yan lang, yan po ang ating tatandaan mga kababayan, ang mga sign na yan, yung lawak ng kinaruroonan ng mga yan at yung laki mga kababayan. So alam natin na kapag nakakita tayo ng sign ay lagi nating iniisip na mayroon na kaagad na treasure at madaling hukayin at madaling hanapin sapagkat kung mayroon mga ganyan ay nangangahulugang mayroon ngang sikreto sa ilalim. Subalit sa lawak po ng kinaruroonan ng mga sign na yan ay nangangahulugang mahirap mo itong kukunin. So ano po ang ating paraan para makakuha tayo ng treasure na hindi tayo mababaon sa ilalim mga kababayan? Pag alam natin na malalim po ang ating nakitang mga treasure sign, malalim po yung mga treasure na nandyan, ay wag na po nating pangahasan na kunin yan mga kababayan. Yun na lang pong mga giveaways na naipatong sa mga gilid dyan at naiipit sa mga bato
na kung saan nandyan po sa mga big deposit, mga kababayan. Mayroon pong mga nakaipit sa mga ugat ng kahoy, may nakaipit sa mga malalaking bato na minsan ay giveaway ang tawag dyan, mga kababayan. Yan na lang po ang pinaka best option na maaaring madaling kunin na hindi kayo magsayang ng panahon at di kayo magsayang ng pagod, na hindi kayo mababaon sa ilalim, sapagkat hindi basta-basta ang kumuha ng kayamanan ng mga Hapunis, mga kababayan. So hanggang dyan lang po ang ating ibabahagi, mga kababayan, tungkol po sa lalim, kung paano natin malalaman ang lalim ng nakatagong sikreto ng mga Hapunis, mga kababayan. So maraming salamat po at hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi, mga kababayan.